Creepsilog. Three, two, one, go. Hello, welcome, creepers. This is Creepsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday. Here in Creepsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Creepsilog is a Spotify exclusive. So, makakapakinig lang kayo ng mga bagong episodes ng Creepsilog. Exclusive yan sa Spotify. Tama. At kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Anchor or go to anchor.fm and do lahat ng tools for you to start your own show. What's up? Happy Monday, Glenn! Yes! Andito na naman tayo. Okay. Let's hear it. Umpisa natin sa background, no? Na at saan ba nanggaling itong MV Sewol, yung ship mismo. Noong nabili ng Chong Hae Jin Marine noong October 8, 2012, ang MV Sewol ay 18 years old na at dilapidated. So, ang unang pangalan nito ay Ferry Naminoe na nag-operate mula 1994 hanggang 2012. So, 1994 talaga siya nagawa. Yeah, established. Ano siya? Isa siyang transport ship for cargo and passengers sa Japan. So, sabi ng A-Line Ferry ng Japan, wala naman sila na-encounter na problema gamit yung ship. Normal naman yung voyage niya palagi. Walang issue. Pero, nung nabili ito ng Chong Hae Jin, the ship went into modifications. May mga dinagdag sila. These modifications included additions of two deck passenger space at expansion ng cargo space. So basically, pinalaki nila yung capacity ng ship. Nagkaroon ng increase sa gross tonnage ng ship by 239 tons at nagkaroon ng increase ng passenger capacity by 112. So a total of 956 people kasama yung crew. Itong quote-unquote improvement ng Sewol were later found to be the base of an illegal redesign ng ship. Basically, ayun, tinaasan natin yung capacity ng ship kahit na hindi talaga kaya ng ship. Ooh. Illegal meaning may mga na-break silang regulations, approved to make those, ano. Or, approved pero, alam mo, shady na mga approval ng mga ng government agencies. Ganun. I see. Meron din pala sa kanilang ganito considering na hindi naman sila katulad nating emerging market. Wow, emerging. Emerging market naman, hindi third world. So, sa modification na to, na-move ang center of gravity ng barko ng 0.51 meter or 1 foot and 8 inches. Kasama na rin yung left-right balance. Sewol became top-heavy and less stable. So after naman ng modification, Sewol underwent investigation ng Korean Register of Shipping. So kasama sa investigation, yung inclining test, di ba yung paggegewang-gewang kang left to right, ganyan. And nakapasa ito and received inspection certification. And later on, the Board of Audit and Inspection found that the licensing na nag-inspect was based on falsified documents. So from the get-go, may mga ano na. Alam mo yung mga pinampadulas na I see. Para pumayag and sa mga modifications. Malamang ang reason kung bakit nila ginawa itong mga to is money, na? Yeah. To add more passengers, profit. More cargo, for profit. Ito. Okay, so ayan, edi okay na. Go na, kasi nga approved na eh. Sewol began its operation noong March 15, 2013. Nakakagawa siya ng 3 round trips per week mula ang route niya talaga mula Incheon papuntang Jeju Island. No, isa itong one-way voyage na voyage siya na may 425 kilometers na umaabot ng 13.5 hours para makapunta ka
dun sa island. So, it was a foggy evening noong April 15, 2014. Scheduled ang MV Sewol to leave port sa Incheon ng 6:30 PM KST, yung Korean Standard Time, papuntang Jeju Island. So, ang Jeju Island ay isang sikat na tourist location sa South Korea. Dito matatagpuan ang Hallasan National Park, Cheongsan Sunrise Peak, at isang, kasi nga ano siya, volcano siya. So, may makikita kang crater doon ng dormant volcano na pwede mong puntahan. Madalas dito mag-field trip yung mga estudyante, di ba, mga families. Ikaw ba? Instagram pala ka ba? Naririnig ko lang yung Jeju Island tsaka yung Incheon. Sa mga K-drama ba? Ah. Oo, di ba? Doon ko rin narinig itong Jeju Island kasi magbabakasyon sila doon. Mm-hmm. Okay. So, sakay ng Sewol ay 443 passengers, 33 crew members, at 2,142 tons ng cargo. Kasama dito ay 185 cars. Tapos, yung 325 sa mga pasahero ay mga estudyante ng Danwon High School na nasa isang field trip papuntang Jeju Island. So, mga ilan? High schoolers to. 325. Shit, that's more than half. Yeah.